So, ayan no. Ngayon is gagawa tayo ng fish food, specifically flowerhorn food. Na medyo taas na yung protein niya, pero patataasin pa natin. And gagawin natin soft yung each pellet and lalagyan natin ng enhancer. So, ginawa ko ng video na to para sa mga baguhan. Pati ako is, I'm still learning in the flowerhorn hobby. Nahihiyang kasi ako dito sa ginagawa ko, kaya pinapatuloy ko na lang at ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng, yun nga, fish food na wala masyadong enhancer. Puro natural lang. Lalagyan din natin ng, ano, yung tawag nilang pampapula. So, tara! So, unang ingredient is eto, which is negata, koi food. Negata ba ka naman? Small siguro to, medium size. Dahil sa hindi pa dumating yung ukiko ko, ito muna yung gagamitin natin as an alternative flowerhorn food. Pwede naman. Ganito siya po. Ganyan siya kalaki. Ang liit. So, ito yung gagawin nating base para sa mga enhancers natin na ilalagay. So, second ingredient is bam, itlog. This is a raw egg. Hindi pa naluluto. Ito yung gagamitin natin para sa fish food natin. Itong dalawang to, sapat na to para maging enhancer sa fish food natin as a padagdag ng protein. Pwede naman natin i-modify. Dagdagan natin ng mga enhancers. Like third ingredient is a powder. Dagdag din ito ng protina sa pagkain ng flowerhorn fish. Padagdag din ito ng pampakulay sa ating flowerhorn and pa-boost ng immune system ayon sa website na nabasa ko, which is will be posted here. And ito, spirulina powder. Dagdag ng protina siya. Itong ingredient naman is very common sa lahat ng pinapakain ng isda na may pula sa katawan. Goldfish, koi, and cichlids, lalo na sa flowerhorn, which is, ito kasi is astaxanthin. Daming sabi nila na astaxanthin is nakakasunog ng katawan, which is if madami yung pinapakain mo. Now, itong sa santi na to, maliit lang to, small dosage na ilalagay natin. Isa dun is yung carophyll red, ilalagay din sa pagkain, which is same lang naman sila ng texture. Depende na yun sa kung ano ang available sa inyo. Last ingredient na ilalagay natin sa fish food ko is yung mga tinatawag kong super enhancers na medyo may kamahalan. Ayun, pumutok. Pumutok yung fish oil. Palos at pamor. Ito, fish oil. Hindi ko naman siya nire-recommend, pero nilalagay ko to dahil once na matuyo yung pellets na ginagawa natin, mabilis na, madali lang para sa atin na yung isa-separate per pellet. So, ayun, kumuha ko ng bagong fish oil dahil pumutok yung una. Pero ilalagay ko din naman yung silang dalawa. Pero usually isa lang yung ginagamit ko na fish oil. And finally, yung last ingredients na ilalagay ko is also a vitamins for humans, mga tao, which is yung vitamin C. Ito naman is hindi to powder tablet na madali namang biakin o i-grind. See? Mabilis lang. Mabilis na itong kumpul-kumpulin. And you'll also need a mixing bowl spoon. Now, una natin gagawin is ilalagay muna natin yung itlog. And i-butter muna natin yung itlog. So while buttering, pwede na natin ihihalo yung ano,
para matutunan na agad. Sasabay na natin. Pero sa spirulina, mamaya na. Tsaka, yan. Susunod, pwede na ihalo itong fish oil. Pumutok. At saka yung vitamins. So last ingredients na gagamitin natin is yung spirulina. So ilalagay lang natin. Tansya-tansyahin nyo na lang. Wala namang, hindi naman na-overdose. Depende na yun sa inyo. Pwede na tayo maghalo ng pellets. So, ayun po, natapos na natin i-mix yung mga pellets. Actually, pwede to sa lahat ng isla, especially koi, goldfish, cichlids, and flowerhorn. Kaya lang, medyo may kamahalan sa ingredients. Pero, itlog pa lang, at saka nigata, okay na yon, pwede mo na yung ipakain sa isda natin. For your feeding, depende na yun sa inyo. Kasi sa akin, pagkatapos kong magpakain, kunti lang, kasi each pellet contains high protein ah. And pagkatapos ko nang magpakain, nilalagay ko sa refrigerator dahil baka mapanis. And number one thing to remember, do not put water in the mixture kasi kahit nilalagay nyo pa yan sa ref, magmumolds po yan. So never put water even a single drop. Sa pagpakain naman, after mixing, wait nyo na lang siguro at least 5 hours para lang maabsorb nila yung itlog, ingredients na nilalagay natin. Sa longevity sa pagkain, sa experience ko, maabot siya ng siguro 3 weeks. Basta as long as pagkatapos pagkain, ref agad. Huwag sa freezer, dun lang sa baba. And lagyan nyo ng takip kasi medyo umaamoy dahil sa itlog. Baka mapagalitan kayo. So for the next vlog, di ko pa alam kung anong topic natin. And siguro kayo na bahala. Ilagay nyo lang dyan sa comment kung anong topic natin next vlog. Pilihan natin then. Shoot tayo. So, thank you. Sana may maraming natutunan kayo sa pag-vlog ko about sa kung paano ko gumagawa ng pagkain sa mga isda ko. So, alright. See you in the next vlog.